Ngayong umaga po ay ihanda natin ang ating puso sa pakikinig kay Brother Joel na siya pong aking inatasan. Ngunit alam natin na siya ay nasa Palawan at ang signal po doon ay hindi stable. So humingi po sa kanya ng isang recorded message upang maging sermon natin ngayong umaga. At ito po ay papakinggan natin ngayon sa ating mga dalangin nawa at ating pagpala ng mga bagay na nahanda sa ating ngayong umaga. Baka siya, kung sino ang makakatanggap ng ebanghelyo sa, in specific po, sa pagkakataon ito, kung sino ang makakatanggap ng ebanghelyo ayon sa itinakda po niyang panahon. Well, bilang introduction mga kapatid, ay ngayon ay ang viral na balita, hindi magandang balita, ay ang nangyari po kay Christine Dasera. Si Christine Dasera mga kapatid, isang typical na dalaga na nagnais lamang na New Year celebration kasama ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Kailanman ay hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay mauwi sa hindi katanggap-tanggap, isang kakilakilabot na pangyayari na magdudulot sa seemingly untimely death. Tapagkat naniniwala naman tayo na talaga ang Diyos ay natatanggap sa lahat ng bagay, pero sa pantaong paningin, it was an untimely death para sa kanya. Marahil ay iniisip niya na kontrolado niya ang lahat ng kanyang mga ginagawa para lamang makita na siya ay magiging wala sa control. At ito ay sinasabing dahil sa kalasingan, karagdagan dito ay yung siya ay napainom ng droga. Pero tayo po ay nakiramay sa pamilya ng naiwan. Hindi natin sinasabing sumalangit daw ang kanyang kaluluwa sapagkat ang lahat naman ay ang tao ay itinakda sa kabila at yung saan siya malalapit doon, yun ay defined yun. At kung nandun na siya sa kabilang buhay, hindi na wala na magagawa pa para sa kanya kung napalagay siya doon sa hindi magandang kalalagyan ng mga kaluluwa o kung napalagay siya doon sa piling ng Panginoon, yun ay fixed na po yun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa na namamatay sa malangit daw ang kanyang kaluluwa, no? Kasi nang typical no, yung typical rather na may she rest in peace, no? Ang mga pare dinadalangin pa ngayon eh, may she rest in peace. Kasi kung sa peace ka talaga pupunta, eh doon ka. Ngayon, kung sa kasamaan na kung saan ay nandoon ang mga kaparusahan, ay talagang doon ka. Well, ang mga tao po ng Diyos, matagal na nilang alam na wala naman talaga silang hawak o control sa mga sitwasyon. Especially so when it comes to doing the work of God in saving lost souls. Ang mga mananampalataya na kinakailangan na ilagay nila, ilagap nila ang lahat ng bagay sa mga kamay ng Diyos. Ang kailangan lamang gawin ng mga mananampalataya ay magkaroon ng wastong discernment, pagkaunawa, at tahakin ang daan na kung saan ninanais ng Diyos na sila ay lumakad doon. At dito ay titingnan natin sa ating text na babasahin ang katotohanan nito ating i-expound sa araw na ito. Nakukuhanin natin ang aklat ng mga gawa, kabanata 16, ang mga talata ay 6 hanggang 10. Acts 16, verses 6 hanggang 10. At babasahin ko po sa Tagalog ng ang dating Biblia. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galacia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asia. At nang sila ay magsidating sa tapat ng Mysia, ay pinagbawalan sila ng pasok sa Bithynia at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. At pagtaraan nila sa Mysia, ay nagsilusong sila sa Troas at napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na namamanig sa kanya at sinasabi, tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, pagdakat ay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. So nakita po natin si Apostol Pablo ay patungo sa Macedonia dahil sa isang tipo ng direksyon ng Banal na Espiritu. Na ang ginawa ng Banal na Espiritu ay siya pinigilan. Ginamit na Greek word ito ay kolithentes, no? Na kung saan ay direktang pagpigil. Ang ginamit naman dito sa Tagalog na binasa natin ay pinagbawalan. Okay. Na ipangaral yung Ebanghelyo sa Asia. Dahil papupuntahin pala siya sa Macedonia. Eh kung isipin natin, eh wala naman talagang mali doon sa pagnanais ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita sa Asia. Well, ito po ay hindi Asia sa ating panahon ngayon. Ito po ay Asia Minor. Noong panahon nila ay tumutukoy ito doon sa kalaparan ng Turkey sa panahon natin ngayon. Pero hindi po ito yung timing ng Diyos. Kung kaya nga po pinigilan or sabi natin sa Tagalog ay pinabawalan ng Banal na Espiritu. Eh wala pong detalye tayong mababasa rito kung paano pinrevent ng Banal na Espiritu ang gawain ito patungo na sana doon sa Asia o sa Asia sa Tagalog. Sa verses 9 hanggang 10 ay meron pong isang divine vision na magdidirekta kay Pablo upang tumungo siya sa Pilipos na nasasakop po ng Macedonia. Ang direction po ng Espiritu ay common po yan pagbabasahin natin sa Acts na talagang merong direct na intervention ng pag-guide ng Banal na Espiritu gaya ng Acts 4:31, Acts 8:29, Acts 10:44, and Acts 13 verse 2. At kung ito po ay ang mga nangyayari po na pag-guide doon na pasin natin ay supernatural. Nandun talaga yung Espiritu Santo na kung saan ay kilos ng lampas sa ordinaryo para malaman ng tao ang direksyon na kanyang tutunguhin, paano siya kikilos. Nandun ang leading ng Holy Spirit
in a supernatural way. Hindi po natin ito dapat ganun isipin din sa ating panahon na supernatural. Sapagkat yung pong kalooban ng Diyos ay malinaw na po sa atin. Nung panahon na yon, the Bible was on process. Yung si Apostol Pablo, siya pa nga yung gagawa pa ng mga sulat, ng 13 sulat out of 27 books of the New Testament to complete the whole scriptures, Old and New Testament. But after its completion, we have the complete Word of God as our guidance. So hindi na po tayo mangailangan ng mga supernatural means para malaman natin ang kalooban ng Diyos. At yan po yung malinaw na inihayag sa atin dito sa 1 Corinthians chapter 13, ang mga talata po ay 9 hanggang 10. Nasabi dito sa 1 Corinthians 13, 9 hanggang 10, hindi pa ganap ang ating kaalaman, ganun din ang pagpahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, mawawala na ang ating kakulangan. So dito ay merong mga in part. Kung babasahin po natin itong bahaging ito, itong malaking bahagi, ay marami mga in part na binabanggit dito. May prophesy in part, may mga kaalaman na in part, pati yung prophesying in part. At dumating na yung perfect. At yung perfect na tinutukoy dito ay ang Biblia. Sapagkat, this is the yung perfect prophecy, diba? Nandito na eh. Perfect knowledge, nandito na rin. O dito yung perfect na sinasabi. At dito sa, hindi ko na binasa, pero nandito rin sa ating chapter, dito sa Acts 16, dito yung pangyayari kay Lydia, na kung saan yung kanyang buong sambahayan ay naging starting point ng pagtatayo ng isang local church na siyang inanais ng Panginoong Diyos doon sa lugar na iyon. Ano nga po ba ang nais ng Diyos? Ano ba yung prinsipyo sa pagtatayo ng iglesia? Ito po yung sinabi niyang malinaw sa Lucas 10. Luke 10. Sa Lucas 10, ang babasahin ko po ay verse 2 and tatalo po ako ng verse 5 hanggang 7 tungkol po kapag nagsusugo ang Panginoon. Ano po ba yung guide na sinasabi niya? Ito po yung principle. Sinabi niya sa kanila, marami ang anihin ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Ito po yung tumutukoy sa mga tao. Yung anihin, yun po yung mga tatanggap ng Ebanghelyo. And ang sabi niya sa verse 5, pagpasok niyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa tahanan ito. Kung ang nakatira roon ay maibigin sa kapayapaan, mahapasa kanila ang kapayapaang idinalangin ninyo. Ngunit kung hindi rin nila makakamtan iyon. 7. Manatili kayo sa bahay na tinutuloy ninyo, huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay, kainin at inumin ninyo ang anumang ihahain nila sa inyo, dahil ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sahod. So makikita natin dito na ang pag-church plant ay kapag may isang bahayan, isang household na tumanggap sa isang missionary, so doon siya mag-concentrate sa household na yon. At bahala ang household na yon para sa maintenance ng kanyang pang-araw-araw na pangailangan. So ito po yung kalooban ng Panginoon. We must acknowledge God's will for us. At kapag nalaman natin ang kalooban ng Panginoon, we should act upon it in an objective way as bilang priority po sa ating mga pagkilos. And it teaches us that we should move forward with the knowledge that God will lead our way. Kaya nga, meron po tayong mensahe na pwede makuha rito. Every situation is by God's direction for the gospel propagation. So, yung pong bawat mga pangyayari, bawat mga sitwasyon, ito po ay hindi po ayon sa kung ano yung talagang pinalaan natin, kung ano yung ating ikinilo sa ating sarili, kundi malinaw na sa direksyon ng Diyos para sa pagpalaganap ng Ebanghelyo when it comes to Christian ministry. Kaya nga makikita natin dito that God's sovereignty covers even the revealing and the withholding the gospel. Kaya po, yung mga iba, nag-worry, paano daw yung mga hindi maabot ng Ebanghelyo? Di ba, yung mga libre na lugar? Yung mga tribo, mga katutubo, na hindi pa naabot ng Ebanghelyo, hindi sila maliligtas. Well, bahala po doon ang Panginoong Diyos. Kung nais ng Panginoong Diyos na sila ay makarinig ng Ebanghelyo para sa kaligtasan, ay yun po yung nasa direksyon, nasa control ng Panginoong Diyos. God intervenes in all the affairs of men. Lalo patigit sa ministeryo niya. Saan po ba natin mabasa na ang Diyos nga ay nakikialam sa lahat ng mga gawain ng tao? Ito po ay malinaw na makikita natin sa Jeremiah 10:23. Jeremiah 10 verse 23. Na kung saan inihayag sa pagitan ng kaisipan ni Propet Jeremiah nang kausap niya ang Panginoong Diyos, ang Espiritu Santo na sama sa kanya ay nagudyok upang sampitlain niya ang katotohanan na ito. Anong sinasabi nito sa Jeremiah 10? Ang talata ay 23. Ang sabi nito, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in a man that walks to direct his step. Hindi ang tao nilalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Dahil sa katotohanan ito, ano ang naidalangin ni Jeremias? Ang sabi niya sa verse 24, O Lord, correct me, but with the judgment, not thine anger, lest thou bring me to nothing. O Panginoon, sawayin mo ako, kunin sa pagitan ng katulan, huwag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala. Bakit? Sapagkat mga pagkakataon na si Jeremias ay kumikilos ayon sa kanyang sariling mga haka.
Kaya napatuwid siya sa Panginoon. Pero malinaw ang katotohanan na sinasabi rito na hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. Sino nagkukorek? Ang Diyos. Isang patunay. Proverbs, buksan natin ang aklat ng kawitaan. Mga talatang, talatang 24. Proverbs 20, verse 24. At tingnan natin ang isang timeless truth na sinasabi rito ng isa sa pinakamahal, hindi man isa, kundi siyang pinakamatalinong tao sa kanyang panahon, si Haring Solomon. Diverse ways are an abomination unto the Lord. Ah, dito pala. Umpisahan ko dito sa verse, kasi ang sabi ko na 24, no? Umpisahan ko sa verse 23. Diverse ways are an abomination unto the Lord, and a false balance is not good. Then sa 24, sabi ito, man's goings are of the Lord. How can a man then understand his own way? So, sabi natin, katiwalaan na nangyayari sa mundo. At yan ay hindi mabuti. Subalit, magkagayon man, nanatili ang katotohanan na ang Diyos pa rin ang merong kapangyarihan sa mga pagkilos ng tao. Ginagamit niya ang mga bagay-bagay, ang mga sitwasyon, at may pagkakatiwala sa kanya because he is full of wisdom. This wisdom is immeasurable. Sapagkat nalaman niya ang kanyang ginagawa at ang kauyan nito ay para sa kanyang kalooban. Sa Diyos, hindi natin siya pwedeng sabihin natin na patawan ng kasamaan kung may mga bagay na ginagamit siya na sa ating paningin kapag tayo gumawa nito ay masama. At sa paningin ng society ay masama. Subalit, ginagamit ang Diyos sapagkat God is sovereign for its good end. Dahil mayroong layunin ng Panginoong Diyos at ang kanyang layunin ay matatayo. At ito ang isang bagay na hindi maintindihan ng marami kung kaya yung description ng Diyos ng Biblia ay binabago nila. Gumagawa sila ng kung paano nila kinikilala o kung ano ang Diyos sa kanila. Pero tayo, sa atin man, hindi katanggap-tanggap ang mga bagay nito, parang hindi logical o sabi natin hindi makatuwiran. Pero of course, yan ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. The multiple instances of direction by God underscore divine involvement. Doon sa nakita natin kay Apostol Pablo, may itinerary si Apostol Pablo, mayroon siyang plano kung saan siya pupunta. At makikita natin dito na hindi human planning, but what God wills that drives the response. So, yung plano niya papunta sa Asia upang dalhin ang ebanghelyo doon sa mula doon ay papayaw siya doon sa kaduluduhan ng panig ng known world. Pero sa sitwasyon na ito, naging malinaw, ginawa ng Diyos na malinaw kay Pablo na meron siyang ibang ministerial itinerary na yun ang ninanais ng Panginoong Diyos. Kaya sa pagkakataon ito, isa lamang ang dapat na maging tugon ni Apostol Pablo, and that was obedience. Pero kung nalalaman lamang ni Pablo, later o nalaman niya na meron palang practical ding ikinabuti na natungo sa Macedonia at maraming mga naging Kristiyano doon sa Macedonia. Anong naging kabutihan noon? Sapagkat ang mga Macedonians, yung mga Kristiyano, mga taga-Macedonia, ay napakalaki ng naging bahagi o naging tulong doon pa sa mga susunod na ministeryo ni Apostol Pablo. Particularly, nung siya ay nagministeryo sa lugar ng Corinto. Bakit kamo? Basahin natin yung ipinahayag niya. Na later on, na-discover niya na, kaya pala naman eh. Kumbaga, practically speaking, ay meron sa kanyang magiging malaking tulong sa pag-ibanghelyo pa sa mga iba. Buksan natin sa 2 Corinthians, chapter 11, verse 9. Ikalawang Korinto, 11. Ang sabi dito sa ikalawang Korinto, 11, ang sabi sa 9, at noong kinapos ako sa aking mga pangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. Ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang nagbigay ng aking mga pangailangan. Iniwasan ko maging pabigat sa inyo at yan ang palagi kong gagawin. Kasi alam niyo itong mga tao ko rito, mayaman ito, sumasagana sa lahat ng bagay, subalit, dinideprive nila ang kanila mismong church planter, ang kanila mismong missionary. Pero dahil ganun nga sila, ang Diyos naman ay hindi nagpapabaya. Ginamit ng Diyos ang mga taga-Macedonia para mag-provide sa pangailangan niya sa kanyang pag-ministeryo. Kaya nga sabi rito, hindi lang mga taga-Macedonia, maging iba pang mga kaysa doon sa iba pang mga bahagi na kanyang pinag-ministeryo ng una. Ang sabi niya sa verse 8, tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia nung ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila, matulungan lamang kayo. Dito ay parang pinapahiyaan siya, pinapamukha niya sa mga taga-Korinto na dapat kayo na ang tumutulong sa akin dahil kayo isa ng lokal na iglesia na dapat magsuporta sa akin. Pero yung pang mga ibang iglesia pa ang tumutulong sa akin. Ika nga. Well, sa mga ganyan pagkakam, parang sabi natin, ito yung pagkakamali ng mga taga-Korinto, pero ginagamit pa rin niya ng Panginoong Diyos. May mga ganun mga pagkakataon. Kumbaga, hindi mahalangan ang paglaganap ng ebanghelyo. Ito sa paglaganap ng ebanghelyo, as you test financial means, pero ang Diyos ang nagpo-provide.
kung ito bang mga tao ko rito ay mga matadamot, well, eh bahala ang Diyos. Parang gano'n, ano? Kagaya, mabigay ko na ng example, ano? Sa pagkilos ng ating Panginoon Diyos. Very recently, ay ang Diyos ay mayroong tao na ginagamit na hindi natin naasahan. O kagaya halimbawa nga, ikwento ko sa inyo noon, tungkol kay Pastor Ben Capage. So wala naman siyang kaugnayan sa atin, no? Ni hindi nga siya kabilang din sa Reformation yet, but, I believe so, God is using him para i-provide sa atin. Dahil sinabi na nga kay Lisa, nakaraan, mamili na tayo. Kung anong lupa, kung saan tayo bibili ng lupa, o anong lupa ang bibili natin. Para pagkayuan ng ating lokal na iglesia. O, yan po yung pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Kung ito man ay magtutuloy-tuloy. Kaya sa atin lang, mag-iasa natin ang lahat sa Panginoong Diyos, lalo tigit sa pagpalaganap ng Ebanghelyo. So we must endure the frustration of our own plans. Kasi mga iba, kapag hindi natutupad yung gusto nila, napakabigat ng kanilang kalooban, masama ang kanilang loob. Pero, napuprustrate talaga, hindi naman maiwasan. Pero, para sa atin, endure natin yung frustration. Sapagkat ang magdadala sa atin, para ating matuklasan yung opportunity na binubuksan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano po yung masasabi nating dakilang katotohanan na inihahayag sa atin ito? Itinuturo ito sa atin na ang Diyos ay meron ng taunang mga plano. At isang malinaw diyang halimbawa na gagamitin natin, yung Jeremiah 29:11. Sino po sa inyo ang merong, yan ay kanyang memory verse? Kasi maraming may memory verse niyan eh. Wala ba sa inyo na memory verse yan? Jeremiah 29:11? Alam ko, memory verse may atalis niyan. Okay, sabi nito, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Pwede po ay hango po ito sa sulat ni Jeremias na para doon sa mga naka-active sa Babylonia na naisiparating ng Diyos sa kanila. At sila po ay tinuturuan po o nirecommend din ng Diyos sa kanila through the writings of Jeremiah na sila ay magtiyaga pa, maghintay pa, be patient. Kasi meron doon false prophet na nagsasabi, tayo ipalalayain na ng Diyos sa pagkakaalipin, magsipaghanda na kayo. Pero hindi na sinabi ni Jeremias kasi sabi sa kanya ng Diyos, sabi mo sa kanila na meron pang 70 years silang mararanasan doon. Hindi naman matatanggap ang balita para yun sa mga taga mga nasa Babylon yung mga naging alipin doon. 70 years, magiging alipin sila doon. No? At maging mabuti silang mamayan doon, pasakop sa nakasakop sa nila. Hindi naman magiging katanggap-tanggap. Kaya mas tinatanggapan nila yung prophecy or false prophecy ka nga. Noong si Shemaya, yun ang isang sa mga false prophet na nandoon. And bahagi din dito yung mga kahatulan or judgment na i-denounce laban doon sa mga false prophets na dumadaya o nanloloko doon sa mga natapon doon sa Babylonia. Pero isang makikita natin dito na hindi kinakalimutan ng Diyos ang kanyang mga tao. Kahit na sila alipin doon sa Babylonia, meron siyang plano na sila ibigyan ng bagong panimula kasama ng bagong layunin upang sila gawing bagong mga tao niya. Eh, sa ganun ding paraan, ang Diyos ay tumatawag ng mga bagong tao ngayon upang tipunin at ipasok sa pagkalinga ng kanyang mahal na anak. And this is through the establishment of local churches as physical evidence of the existence of God's kingdom here on earth. Kaya ito po yung kalooban ng Diyos at plan para sa atin na tayo mapabilang sa kanyang mga tao. Tayo ay tinatawag niya sa pagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And the point is that God always has people in every generation who would work together for His purpose. Kaya tayo ay, di ba, sa mga samahan, kahit sa mga sekular na samahan, merong leader na nagbibigay ng encouragement, di ba? Para tayo ay para yung mga miyembro sa manayon yon maudyo pa sila na mag-move ahead. Yung leader ay siyang naniniwala na magagawa ng team ang task, at leader na yon siya nagbigay ng task at siya rin kasama nila sa pagsagawa nito all the way. Well, God is that kind of leader. Nalalaman niya ang future and his plans for us are good and full of hope. Yung mga tao nga, mga leader, may mga plano sila na kumisan, talagang hindi naman nagsasucceed. Pero dahil ang Panginoong Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat, siya ang ating puno, tayo makakaasa talaga ng pag-asa sa anumang mga plano na yan. At maaaring may mga tao na nagpa-plano na against God's will, pero nang sabi sa Proverbs 21 verse 30. Proverbs 21 verse 30 says, there is no one wise enough to make a plan that can succeed if the Lord is against it. Kahit tayo mga kapatid, magplano man tayo magplano at na tingin natin ay maganda ito, pero kung hindi naman ito sang-ayon sa Panginoon, kung laban naman sa Panginoon dahil meron siyang ibang plano para sa atin, hindi tayo magtatagumpay. Okay? And dapat natin ikatuwa yan, hindi natin dapat ikalungkot. Sapagkat ang ating plano, hindi tayo nakakatiyak kung ano magiging kahinat ng kumaganda ba o kung may flaws ba ito. Well, naalala ko, no, sa isang grupo sa FB, merong nag-post doon, isang poster, sabi niya, why did God create Lucifer? Alam naman niya na magiging masama si Lucifer, maraming kasamang gagawin sa mundo. Bakit pa niya nilikha ito?
Eh, maraming mga sari-saring mga sagot doon, merong akma naman, merong hindi maganda, at humaba na ng humaba ang trend. Pero masasabi ko lang, kung nalalaman na yung Biblia, alam na nilang sagot. Bakit kamo, gaya na sinabi ko sa inyo, tapos na yung Biblia. And yung redemption history, nakasulat na eh, sa Biblia eh. Kung sila pamilyar, pagdating sa Revelation, pumunta na lang sila sa dulong chapter. Di ba maganda yung kinahinatnan? Well, future pa yun, hindi pa natin maranasan. Pero alam na natin na maganda yung kahinatnan dahil nakasulat na sa Biblia. Isang napakarilag, a grandeur outcome sa lahat ng mga pangyayari dito. Mga nangyari noon, nangyayari at mangyayari pa, and at the end, makikita natin, napakaganda ng kauwian. So, eh di ba kasama din si Satanas sa ginamit ng Diyos? So, everyone is a participant, and even Lucifer. Kaya, bakit nilikha ng Diyos si Lucifer sa bakit? Kung ito ay pamilya sa Biblia, alam mo na kung bakit, diba? So, as long as God, who knows the future, provides our agenda, and goes with us as we fulfill His mission, we can have boundless hope. Hindi naman nangangahulugan na hindi tayo makakaranas ng mga pain, mga suffering, mga hardship sa buhay, pero titiyakin ng Diyos na malalampasan natin ito patungo sa isang maluwalhating konklusyon. Kaya, bilang hamon sa atin, don't make it a habit to rush everything from decision to actions. Mayroon mga tao eh, kapag nagplano, nag-desisyon, una-unada, gawin agad, ha? Eh, meron pong time of waiting. Gaya ng halimbawa dito ni, sa pangyayari kay Apostle Pablo, na papunta sa Asia, sa Bithynia, kasama ng kanyang mga kamanggagawa. Alam niya na walang gospel doon, kaya kinakailangan ito doon, at handa si Pablo na ibigay ito sa kanila. And yet, the gospel was not preached. It was not a time to labor, but a time to wait. Hindi natin alam kung paano kumilos ang Espiritu Santo kay Pablo sa kanyang mga kasama, kung bakit sila hindi nakapunta sa Asia. It may have been through a prophet, a vision, or inner conviction, or some other circumstances. But to know God's will does not mean we must hear His voice. He leads in different ways. Ngayon, kapag hahanapin natin yung kalooban ng Diyos, eh una-una, tiyakin natin na kung ano man yung plan natin, ito'y nakaharmonize doon sa kalooban ng Diyos. At siyempre, magtatanong ka doon sa mature Christian, hingin mo yung kanyang advice. At siyempre, setting mo rin yung motive mo. Ikaw ba ay nagnanais lamang ng mapagbigyan ng sarili mo? Or ang iniisip mo yung gusto ng Diyos? And hindi dapat mawala dyan, manalangin sa Diyos. Sapagkat siya ang nagbubukas, siya ang nagsasarado ng mga pintuan. Kung ito ay kanyang ninanais. So, bilang konklusyon mga kapatid, ano po yung makukuha nating mga aralin sa ating paksa ngayon? Yung katotohanan, bagamat hindi nakikita, na nandyan ang presensya ng Banal na Espiritu sa kanyang iglesia, kasama ng mga tunay na mga lingkod ng ating Panginoon Kristo. The development of the Christian Church is the proper care of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Yung duty ng mga Kristiyano ng mananampalataya, especially yung mga Christian ministers, mga manggagawa, is to wait upon and follow the leading of the Spirit. The certainty that guidance will never fail those prepared to accept it. So, mga kapatid, may mga dumating sa atin, hindi naman natin inaasahan, pero yan ay ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat, God has a plan for our lives, and regardless of our current situation, He can work through it to prosper us and give us a hope. Tayo.